Lahat po ng inyong nakikita ay 1 piso 2019 new generation currency, guys. At inisa-isa ko yan at meron tayong nakitang mga 6 na piraso nga masasabi kong mga extraordinary 1 piso NGC 2019 down mint mark po lahat yan, guys. So huwag palampasin ang ating content ngayon. Okay mga ka-hunters, welcome back sa ating channel Kalime Online. Kumusta po ang ating koleksyon? At bago lang tayo magtuloy-tuloy, muli huwag kalilimutang mag-subscribe at pre-click niyo yung bell, guys, no, para updated kayo, ma-notify kayo pag gumagawa at mag-upload tayo ng mga bagong content. At join kayo sa ating membership, napakahalaga po nun. So content natin nga, guys, 1 piso new generation currency, mga piso na bago, no. Ang taon ay 2017, 18, and 19. Ayan. So, sa mga baguhan lang, kung hindi pa kayo familiar sa mga NGC, punta nyo lang sa may n.nemista.com at meron dyan mga comments, may mga link dyan. Pwede nyo pong puntahan yun at basahin para matuto po kayo unti-unti sa mga barya natin. No? Kasi iba iniisip, barya lang yan. No? Hindi po, marami pong variation ang ating mga barya at meron pong mga tinatawag dyan na mga rare coin, hard to find coin, semi hard to find coin, at mga error coin, at yung mga variation ng ating mga BSP series coins kasama itong mga NGC, no? New generation currency. Okay, ito, alam nyo kasi yung kanina nasa intro, lahat po noon ay 2019 down mint mark. At yung 2019 down mint mark na yan, ito pong nasa unahan, ayun po ay 4%. The word, the mint mark is near the world mark, kasi Rizal. Ayan po yung down mint mark. At medyo mahirap hanapin yan. Semi hard to find, ika nga, guys. At yun nga, hindi tayo basta-basta makakakuha niya. Kung mag-aabang-abang ka lang sa mga sukli-sukli. No? Kailangan mo ng effort para makakuha niyan, guys, no. At itong 2019 BSP na 8%, the mint mark is near the world mark piso. Ito yung common AU, at sa AU condition meron na siyang value dito sa n.nemista.com. At bakit, tatanungin niyo, eh bakit yung semi hard to find na 4% eh walang value, no? Eh baliktad po yan sa labas, guys, transaction sa labas. Pag ganyan sa kasalukuyan, semi hard to find, meron na po nga value yan. At sa akin pong huling narinig noon, mayroong collector na kumukuha na yan at ang kanyang palit. Last year pa yun eh. Palit niya 50 pesos sa isang 2019 na mababa ang mint mark. Pero dapat syempre ang kondisyon ay uncirculated condition. Yun naman po ang kahalagahan noon eh. Pagkukunin ng mga collector yan, syempre dapat uncirculated, yung hindi pa umikot sa merkado, dahil iko-collect nila yan, no? At kung ano pa man ang kanilang gagawin dyan, eh, para na sila dyan, di ba? Kung ano man, kung ibebenta nila yan, di ba? So, isa-isa ko, yung aking mga 2019 down mint mark. Guys, ginawa ko na yun noon at meron na akong mga nakita dyan, mga aero coins. At inulit ko. At buti na lang, naisipan kong ulitin at meron ulit tayo nakitang 6 na piraso. At masasabi ko mga extra ordinary yung 6 na yun eh. Buti na lang may tsaga-tsaga tayo sa pagkikilatis, at ganun din ang dapat ninyong gagawin kung marami kayo, no. Ayan, so ito yung ating mga 2019 NGC. Lahat po yan ay low mint mark siya. At ito, binukod ko na yung sinasabi kong extraordinary. Ito siya, guys. 6 na piraso yan. Ayan siya. So, sa unang tingin eh, hindi mo naman agad mapapansin yan, di ba? Yan, tingin mo eh common lang naman eh, pero hindi, yun na nga, pag inaral mo yan, syempre eh matututunan mo. Kaya pakita ko lang, lahat po yan ay 2019, baka kasi yung iba isipin eh marami po kasi mapanghusga, at lalong lalo sa mga gantong content na barya, no? Marami nang kukomment dyan ng mga negative eh. Pero nanonood naman sila, no? Kung ako sa inyo, aralin nyo rin para maging coin collector din kayo. And so, kukuha tayo randomly dun sa madami para mapatunayan na lahat po yan ay 2019 low mint mark. Ayan.
Ipakita lang natin guys, no, hayaan nyo muna akong patunayan yan sa mga trolls. Ayan o, 2019 down midnight. Kuha pa tayo, labo-labo na kasi yan eh, no? At totoo yan kasi meron pong pinanggalingan lahat yan at pwede niya pong patunayan yan. Ayan, so 2019 down midmark, semi hard to find, saka sa lukuyan yan. Ayan siya, diba? So binuod natin para lang maiwasan yung mga negative comments. Okay guys, so papakita ko na sa inyo ito. Ang una kong napansin dito sa mga NGC 1 piso na ito ay mas makapal po siya doon sa karamihan na yun, ano? Mas makapal siya. So ilang piraso ito? 6 na piraso. Ibig sabihin na hindi lahat ng NGC 1 piso ay pare-pareho yung kanilang mga yung kapal nila, yung thickness nila, no? At iniisip ko kung ito ba ay mga error coins o variation coins. So pwede kayo magbigay ng opinion nyo guys, variation ba o error. At hindi lang yun, bukod doon sa pagiging kanyang semi hard to find, may natuklasan din ako sa dalawang piraso dito. Yung isa dito guys sa kanyang reverse side, ayan, so pakita natin. Kailangan natin i-zoom yan, zoom na yan, na leap pa, no? Meron siyang extra leap na tinatawag yung may arrow na yun, ano. Maliit lang naman eh, pero syempre error pa rin yun. Ayan, semi hard to find with the extra leap error. At yung isa dito, ayan siya, ay pakita natin yung shy niya. Naalala niyo ba kung anong tawag dyan? Mint luster on reverse side. Sa reverse lang guys, so special din tong isa na to eh. Makikita niyo naman, no, kung paano kuminang yan, mga luster na yan, mga mint luster coin na yan. Ayan, so ayan, pakita natin sa isang hindi naman mid luster. Ayan, oh, hindi naman, di ba? So itong isa, mapapansin mo, nasa kanan umiikot yung kinang hanggang doon sa kanyang rim, sa edge. Ganyan po ang mga mid luster coin. Ayan, diba, bukod sa makakapal, semi hard to find, may mga extra error din siya. Itong pakita natin itong tatlo na para patunayan na sila nga ay makakapal. Ayan. Oh, ano masasabi ninyo? Diba ang laki po ng diferensya? Manipis itong nasa left compared dito sa ating mga nasa kanan eh. Halos parang 3/4 yung diferensya eh, no? Parang ayan, no? Hindi ko lang masabi yung bigat na itong mga to kasi wala pa akong timbangan sa ngayon eh. Wala tayong digital na timbangan eh. Kaya mas maganda nga matimbang ko rin to pag nagkataon para malaman natin. Palagay ko siyempre pag mas makapal yan eh, mas mabigat din ang mga extra tip 2019 na ito. Ayan na po, 2019 1 piso NGC new generation, ha? New generation currency, down midmark, semi hard to find with extra ordinary na mga katangian. Ayan siya. So ngayon pa lang guys, by simulan nyo na ito at dagdag sa ating mga koleksyon. At huwag po natin problemahin, baka may mag-comment na naman dyan eh. Ang problema, walang bumibili, diba? Hindi naman po problema yun eh. Kapag problema mo yan eh, problema mo nga yan. So huwag ganun. Ang dapat ipong gawin, gawing libangan, i-enjoy ang inyong ginagawa. At kung hindi nyo mapakinabangan sa inyong panahon, ipasa po ninyo at kayo po ay mag-iiwan ng legacy. So ayun na po ang kabuuan natin content guys, no? God bless you all po. Out muna tayo.